เนี่ยนะเอ้ยอีyan mayroon na po yung multivitamins mga ka-farmer at naalala niyo yung binigay sa akin ng ka-farmer, pinadala niya ay mayroon pa, umiyak ako ng konti pero bibili na rin tayo para yan, dito na po tayo sa baba. Ito yung aking tool na nabili mga ka-farmer, galing din ito. Hinasa ko lang ng konti, tingnan niyo naman pati yung malalaki nadadala niya. Oh, galing oh. Baga pang finishing ba. Ayan oh. Oh, di ba? Oh. Hindi ka na mag ano. Isang magandang buhay mga ka-farmer. It's a sunny day today. Ayan. Wow. May lichen po tayong isa. Ayan, at mamaya silipin natin yan. At mukhang okay naman na kay ano. Mukhang nakalusot kahapon yung ating upload. Ginawa ko lang 10 minutes kasi sabi ko subok lang. So mukhang okay. At susubok ulit tayo ng isa pa. Para kung tuloy-tuloy na, di okay na yon mga ka-farmer. Tapos ayan, mukhang masaya yung ating mga manok ngayon. Dahil syempre, maraw. Kailangan din nila ng araw. Pero ayan o. Hoy! Kumusta kayo? Ayan, nagsasunbaiting na yung ating rooster. Pero syempre, unahin natin yung sisiw, mga ka-farmer. Kasi, syempre, ano yun? Ayan, nandito pa rin sila. Masayang naghuhukay-hukay. Pag may time kami, kukuha ako ng mga ipa. Kasi yan talaga ang ano ng mga manok eh. Gustong gusto nila yan. Uy! Looking good! No debt? Kinakabahan ako pag kaganda. Pang tubig ay dapat ayan o, inom na muna kayo. Inom na. Ako naglilimlim na. Ayun na, mga farmer. Dalawa sila. Nag-share. Nag-share sa itlog. Okay din, ang katabi. Sabay naman mapipisa yan. Yun, nangingitlog na naman. Okay naman sila. Wala, walang ano. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay. Parang medyo fast grower po itong ano. May lahi ng decal syempre. Yan, okay naman sila. May pagkain, huwag na kayong manghingi. Di ba? Chay, di ko alam, baka inilabas na nasa wala dito. Oh, wala dito, nandun sa labas yan, nilabas ni Nikki yan. Okay naman ang lahat. Kumusta ka? At January naka-schedule mga farmer. Sabihin ko kay Bebe. Mga mapamahal tayo. Mapamahal as in na maging close ba. Ito malapit na. Babantayan na po natin yan. Kasi malapit na pong mag pisa. Ano? How are you? Daming itlog na ito, pero kaya niyang lukuban. Kaya niyang lukuban mga ka-farmer, kaya okay lang. 14. Yan, tapos bukas meron po ulit tayong lechon. Yan at ayan, andito na po yung
Nag-order ng lechon. Ayan, happy birthday po ka-farmer. Ang Helita Pineda. I hope tama po yung ano, yung kasi ang nag-order ay si Ma'am Ramises Pineda. Ayan, so happy birthday po. 80th birthday. At halos ano nyo po, matanda lang kayo kay mama ng 6 months. Umalis! Ha? Umalis! Doon na lang. O, sakay ka na dito. Tunduy, hatid natin doon. Ha? Dito na ako po kayo, naputid dyan eh. Oh, sige, sige. Ayan. Sabi ko po kasi wag na pumasok, inakaakyat na, baka bumalik po yung sasakyan. Oo, pinapanood yata kayo. Ayan, tita, hello po, at happy birthday po, tita Angelita. At sana matuwa ka sa yung birthday ngayong araw. Ayan, mga mama niyo po, no? Oh, kasi si mama, kaedad din yung halos. Matanda lang po siya na 6 months. Last year pa lang nagre-request sa lechon niyo. Happy birthday, ma. Happy birthday daw. Pinayo namin yung araya to, tingnan mo. Kung alam niyo lang yung daan. Siyempre. Pwede follower niyo. Pakita niyo po yung gulong. Sabi ko nga eh, habang buhay pa eh bigay na yung ano, di ba? Follower niyo po yung lahat ng gustuhin na ano naman. Thank you po, ma. Sa loob. Ah, may upo po kayo, upo. Tsaka yung dugo. Ay, pasalubong po akong upo sa inyo. Sana ipesa niyo na lang. Thank you, thank you. Dito na lang. Ipesa nyo na lang po yung upo, nay. Ayan. Sige, pwede na dyan. Pwede na. Itang laya ko eh. Halos ano lang pala ni mama. Ani, pwede. Hindi, lahat doon na sa loob. Hindi, yung dugo sa dyan na lang. Sana. Yung sauce sa loob. Nagano na lang. Dobot. Yung dugo. Dito na lang ito. Ayan, naputikan po yung sasakyan. Buti na lang pick up. Yan, thank you. Ka-farmer Ramises Pineda and ka-farmer Angelita. Ayan, marami pong salamat. Balik po tayo ngayong hapon at ayan, walaan nyo ang hawak ko. Ang ginawa ko po ito kagabi, mga ka-farmer. Habang nagluluto ng sauce, nakakita ko ng mga lumang galon ng suka, patis, toyo. Ayan, kasi kung kayo po ay may mga alaga, kunyari sa farm, ano, ang bibilin yung mga suka, toyo, yung mga, kung po pwede naman, yung mga ganito na mga ka-farmer. Kasi gamitin nyo po yan, lalo na kung meron kayong mga feeds, ay ito na yung ipang sasalok ninyo. Yan, o. Natutunan ko po ito sa dati naming caretaker dito. Sabi niya, kuya, yung mga galon at ano, gagawin natin ano, sa pagpapakain ng isda, ito, gamitin din po. Nga, ang lately, mga nabili ko naman, iba na. Yung mga container na hindi ganito. Sabi ko, susunod, mga bibiliin ko puro ganito na uli. Kasi, nauubos mga ka-farmer eh. Uy, hanap ng hanap. O yan, o, yan ang gusto ko. Nauubos ninyo, nagugutom kayo. Kasi umaarte na kayo. Diba? Pero mayroong isang tulisan na nasa loob, malamang. Huh. Ayan, oh. So ito, ayan, oh. At least po ay gamit niyo yung ayun, magpapakain tayo muna, syempre. Pero ito maganda, oh. Cane vinegar ng Del Monte, ganda, tigas, matigas po yung ano niya. Magandang pang ano talaga. Dito muna tayo sa mga malalaki. Alam ko na. Wait. Kalimutan ko na naman yung atobi ko. Sana mahaluan natin ng kaunting atobi itong mga to. Kasi actually yun, may atobi na po yan. Yung ating ano, nilagyan ko na yan. Pero mas gusto nila yung ano, yung isang kids na to. Ito. Ayan. Ito ang nakakatuwa na parte. Marami kang alaga. Oh, gala. Ayan na. Tara na. Kain na. Krrrr.
mga sisiw ay hindi pa natin nag-check. Tingnan mo pagka ano, tinitingnan din po natin syempre kung may mga sipon-sipon sila, malalaman naman natin kasi may mga halak yan na tinatawag ano, mga pisik-pisik, dapat naobserbahan din natin. Ito mga malapit na rin pong mangitlog yung mga yan, mga dumalaga. Marami pa na ando sa kabila ah. Mga baboy. Mga baboy umiiyak. Yan, kain kayo dyan. At marami din dito makain. May mga maliliit. Ah, meron pa naman pala eh. Baboy naman ang pupuntahan natin after. Yan. Alalagyan natin ito ng konting ano. Cheek booster. Oh, ano ba ang gusto nyo? Ah, sumusunod kayo sa akin. Ayun pala si Chuchay. Andun lang sa malapit. Para sinusilip ko siya doon kanina. Ay, wala. May labas. Itong mga dikal, sigurado wala din itong pagkain. Ayun, nandun pala yung bakal na hinahanap natin. Ayun o. Hello, mami. Oh. Ayun, nakakain na sila, mga ka-farmer. Oh. Marunong na. Baka hindi ito mga palagay ko hindi makalapit. Naaway. Ha? Ha? Ay, naaway siya. Sila. Talaga nga naman. Ibig sabihin, hindi sila nakakapasok doon. Inaaway nung inahin. Kaya pala mga gutom eh. Gaganda na po ng darag, mga ka-farmer. Yan. Pinalat na naman yung chick boss. Ay, yung ano. Kainan. Teka. Yan. Yan na yung bakal. Ginawa natin doon sa kabila. Ayan po yung pagkain nila. Cheek booster. Tapos wait lang. Oh, di iyakan. Ayan ah.
Lakas niyong kumain, ha? Yan, palagay ko wala pa si na Lindon, mga ka-farmer, kaya ayan, nagpa-check up sila, follow up check up nung kanilang anak si Liam. Lunes ngayon, maraming tao sa doktor sigurado, kaya si Rowan nga merong ano, may check up siya, ay check up schedule ng bakuna, sabi ko sa Miyerkules na kasi ngayon mahirap makipagsiksikan. Lima na lang pala to, ka-farmer Anthony. Tingnan natin, kukontakin kita pagka ano, wala nga nila. Marami na daw po siya, October hanggang December. So mukhang meron tayong stock hanggang ano, hanggang December, mga farmer. So yan, maraming salamat naman at meron ng stock. Manok everywhere. Ay, sorry Choy. Hindi kasi si Pachoy-Choy pa doon sa kabila. At talagyan natin ng ivermectin yun. Ayun, nakatatawag lang po ni ka-farmer Anthony sa akin. Pagka ganyan pala na may galis na, ay pag, lalo na pag hindi naman po injection. Kasi kadalasan dati, sanay po ako sa injection ng ano ba tawag dito? Pagpupurga. Alam na po mga bulate. Eh ngayon, pagka ganun pala, pagkapakain, every week. So, ayun. Pero yung injection, alam ko mga isang beses or dalawang beses din siguro. O, ganun. Basta yun. At least, anahin na natin ng ivermectin din. Pagpakain, iahalo natin. Ayan. Okay. Malaki na siya eh. Ano bang dosage nito? Pagka piglets, ay ayan, dito tayo sa 37 kilogram body weight for pigs. So tingin natin to. Ano naman, baka masobrahan naman siya. Ayan, okay na. Ihalo natin sa ano ng mga manok. Ang PBR. Ayan. Oy, kumusta kayo dyan? Mga nangitlog ba? Mga nangingitlog dyan, nangitlog ba? O, Choyo. Ito ka, ito. Nagutom mo ah. Ano? Ganyan karami. Okay na po yan. Kasi nag-aano yan. Nag-expand yan sa chan. Pero panoorin. Nakaka-relax panoorin ng hayop na kumakain. Ipapakain tayo. Dagdagan na naman yung itlog. Kinuhanan po yan ni Bebe. Pero ito, isa sa mga ano, di ko nasabi kay Bebe na kailangan talaga kukunin yung freshly, kumbaga very very fresh na egg po, mga 1 to 2 days pa lang ay makuha na kung kakainin. Kasi ang nangyayari pagka fertile egg po ang ating inaano, kakainin, ano, dapat talaga ay ma-ref muna kaagad. Kasi nag-self-incubate, ano, siyempre pagka nangingitlog yung manok po, mga ka-farmer, nalilimliman niya, ano. So pag ano, basag na kaagad yung pula. Yun po yung disadvantage.
Actually, nasabi ko na po to dati na dapat within ilang araw lang talaga kailangan makuha mo. So, ayun. Pag marami na pong itlog, gagawa na natin yan. Iikutan mo yung pugad, di ba? Alas 12. Normally kasi yung pangingitlog ng manok ay ano? Maga, 8 o'clock, 9 o'clock, 10, ganyan. So, pwede na nating ikutan yun. Para ano, kuhaan yun, ano? Tapos yun, palitan po natin yung mga tubig ng ating mga manok. Yan o, dapat linis ating inuman. Kailangan linisin mga farmer. Tanggalin yung mga lumot-lumot. Asan yung panglinis natin? Yan, dapat malinis. Yan, mayroon na po yung multivitamins mga farmer. At naalala niyo yung binigay sa akin ng ka-farmer? Pinadala niya, may meron pa. Umiya ko ng konti. Pero bibili na rin tayo. Para at least meron lagi yung iniinom nila. May nangyayaring rape mga ka-farmer, mga manok. Ayan o, so kinaganda dito, unlimited ang pagkain. Ayan, pero maganda rin na uubusan kasi mas parang mag-i-enjoy ka gawa ng pag tinawag mo sila, lalapit agad. Compare po doon sa busog na busog sila, parang di ka na nila kailangan. Parang ganun ang nangyayari. Yan, check tayo kung may nangitlog. Ayan o, oh, grabe, hinuhukay nila. Pero ang ganda, maganda naman po yung ano. Yun! So far, so good. Ka farmer Jose, sabi niya mas maganda nga naman yung net na lang daw kasi nga yung airflow, pero mababaw lang naman to ka farmer, kaya siguro okay na rin naman to kasi ganun din naman pagka puno ng ano ay kumbaga yung airflow ay kumbaga makakagalaw din naman po. Ito kailangan kapalan. So, ang ano natin ay ito na lang, kailangan pong matapalan.
Tingnan natin kung maisisingit natin. Dapat may sipuroy lang. Medyo magaan. Pwede dito. Yan. Akyat tayo sa taas. Oy, ano na? Okay ka na? Busog ka na? May tubig ka dyan, ha? Kita nang tatakas. Yan. So, okay na po tayo. Yan, oh. Ang sarap ng pawis, mga ka-farmer. At yan po yung enjoyable pagka marami kang alaga sa hapon. Eh, may activity ka. Okay lang naman na ano. Kaya minsan yung trabaho ni Lindon, inuulit ko din. Kasi, ano na rin. Kumbaga ay parang exercise mo na din. Dito kaya may mga bagong nangitlog, mga ka-farmer. Double check tayo. Yung pusa ay ano lang, nung maulan lang naman siya silip-silip. Wala talaga, ha? Dami yung ano, ha? Dami yung saan kaya sila nag-egg-egg? Mukhang may nangingitlog doon sa may kay kuya. Pero wala namang pugad doon, ano? Wala namang pugad doon, eh. Mayo la. Yeah, mayo ha, farmer. Oh, siguro ano. Talagang mga ano pa, mga bengala. Grabe talaga 'yung mga bengala. Parang alarm clock. Yeah, yan, huwag po kayong mag-aalaga kung may kapitbahay kayong malapit. Nako, harireklamo kayo. Ay, grabe ang ingay. Oh. Oh. Ha? Sabi ko sa'yo, naglilimlim yan. Oh. Yung luma, naglilimlim yun. Nasaan, ang tanong kung nasaan. Naglilimlim yan. Dalawa lang, eh. Ha? Dalawa nga lang yan. Yan ba yung ano, bago? Hindi, luma. Ayan yung luma. Oh, yung apat nandun na mabul sa akin. May narinig pa ako dito, eh. Ah, nandyan yung luma. Alam ko, isa na lalaki yan, eh. Nagin din siguro isa. Malamang. Yan, ay. Magkano pa pala tayo, mga ka-farmer? Tayo po ay magtatanim ng konting sili. Unti-unti na natin yun. Makatanim tayo ng 20 ngayong araw. Ay okay na. Dahil si mama nanghihingi din ng lima. Lima din daw sa kanya. Tatanim niya dun sa bahay. Para at least nga naman. Minsan nakakalimutan ko. Kasi yung lechon sauce po, pag linuto yun, dapat unahan mo muna ang sili. Never po kayong mag ano na ang yung ingredients po ng lechon namin. Asos ay napakakailangan po ng sili dahil hindi ko po iniihaw yon. So uunahin mo muna yung sa mantika bago yung sibuyas, bawang, sili muna. So maglalagay ka ng mga 10 na siling labuyo po. Gagayat mo ng maliliit, gigisa mo na muna yon. Tapos pagkalutong-luto na, saka mo na yung bawang, sibuyas. Yun po ay pampatanggal ng lansa ng atay. Kaya ay napaka-importante po noon. Sabi niya, magtatanim na lang tayo dito para at least ano? Ito yung nakuha na ni Bebe kahapon. Sorry, pero okay lang naman kasi ano po mga ka-farmer, sobrang pagka nagsabay-sabay po yan, ako baka napakadami na nila. So yun, anyway, makakapagkatay tayo. Sarap yung native, ano? So yun nga lang. Problema nung magka napabasa yun. Mahirap. Anyway, si Papa kasi ganun, eh. Hirap niya po. Siguro sa pagmamahal na din sa manok, ano. Hirap talaga siya nung ako'y maliliit pa. Nung kami maliliit pa pala. Nung ako'y maliit pa. Yun. Nahirapan po siya na magpakatay talaga. Talagang ano niya yun, eh. First love niya yata yung mga manok. Kaya ganun na lang po na pahirapan talaga sa pagpapakatay. Nyari mga, kahit ano, inahin na tandang, lalo na yung tandang, syempre panglaban niya yun. So ayun, pero ang ganda pong panoorin pag kumakain sila, no? Yung magagandang inahin kagaya na, no?
Ganda, ganda. Nakakatuwa. Pero dito, kami nangingitlog. Magraruns tayo saglit dito sa may mga dito sa may mga uling. Malamang meron ako nakikita diyan na ano eh. Ayan, so far wala. Pero minsan diyan no, sa mga anong 'yan, sa taas ng mga lumang trapal na 'to. Dito po mga paano kasi nakaka-protect din po siya kahit papaano sa angge. Luma na 'yan, mga ilang taon na din. Oh, ayan ha, tayo ay kailangan na makapaglinis uli dito, mga ka-farmer. At dumami na naman ang kalat. Siyempre, dinadala dito kagaya na, no? Pinatambak ni Papa Yam yung mga kahoy. Pang ano na daw yan, pang gatong na nga naman, nakakalat doon sa ginagawang bahay. So, ayun, dagdag kalat po dito. Pero, ang gatong po yan ni Lindon pagka naglilitsyon. Yan, tayo po ibababa at makapagtanim ng ilang sili. Yan, dito na po tayo sa baba. Ito yung aking tool na nabili, mga ka-farmer. Ang galing din ito. Hinasa ko lang ng konti. Tingnan niyo naman. Pati yung malalaki, nadadala niya. Oh, galing, oh. Baga pang finishing ba? Ayan, oh. Oh, di ba? Oh. Hindi ka na mag, ano? Pang finishing lang. So, yan, oh. Kapagtanim tayo ng ilang puno. Maka-clear lang natin to. Oh, galing, di ba? Ang galing din talaga ang ano ah. Meron po akong binili nito mas malaki. Ilang centimeter yung ano niya, lapad. Yun lang, hahasa-hasain nyo. Kasi pupurul siya. Pagka purul na, hindi na masyadong ano. Gaya nito, kayang-kaya niya. Diba? Hindi ganong didiin, ha, ka-farmer, ha? Hindi naman siya masyadong dinidiin. Magagaan lang na, no? Ay, pwede. Kagaya nito, oh. Oh, sahan lang. Ano, galing, ha? Pagdidikit-dikitin lang natin, hindi natin masyadong ilalayo yung mga sili. At para mas ano, mas maraming bunga. Ito, hindi naman natin gaanong inalagaan eh. Makaani tayo, di ba? Ang ganda ngayon, abutin pa natin yung ulan-ulan. So, hindi mo po problemahin yung pagdidilig. Hindi gaya yung nagtanim tayo noong summertime. Talagang ano, ilig talaga kailangan. Yan, meron pang mga natira. Yan, pero palaos na. Ilit na po ng dahon. Papaya wala na talaga. Tara na tayo. Tatlong layer. Tatlong layer tayo. Thank you.
maganda po pagka umuulan, mga farmer, siyempre yung pagdilig-dilig ay hindi mo naisipin. Ayan o, pagtanim na po tayo ng tatlong bita. Okay na yan. Sa bukas, konti-unti. Hanggang sa maubos po natin yung isang tray. Okay na yan, isang tray. Bigyan natin si nanay ng mga limang puno. Yung kailangan pang linisin po ito. Yung mga part na mabilis linisin, may mga part na kailangan ng itak ang gamitin kasi hindi kaya nung pinanglilinis natin yung weeder. Na ano na to ni Nikki, kaya lang nga follow up kasi yan, tutubo din po uli yan, kailangan nan malinis talaga, masadsadsa rin natin. So ayan, at tapos na tayo mga farmer. So ayan, at productive ang araw natin ngayon kahit pa paano, nakapagtanim po tayo ng sili at yung mga inuman ng manok, nalinis natin. So ang paglilinis nun siguro mga kahit every 4 days o 2 times a week malinis mo ng maigi para at least laging maganda yung tubig nila. So
So, ayan at tingin ko, hindi na natin kailangan ikutan ng papaya dahil malamang na ikutan yan mga farmer. So, ayan, hanggang dito na lang po. Maraming salamat. Magandang buhay.